layout? Usapang second phase, yeah. That is too early dahil hindi pa naman niya nakikita yung matchup niya. And against Enchantress, I really don't like Broodmother against Enchantress. It's very hard to burst down Enchantress early on. Kasi kung ikaw Fnatic, secure mo na yung 3 lanes mo. You're not gonna pick heroes na very weak against Broodmother. Well, kahit na mag-pick ka ng isang hero na mahina against kay Broodmother, pwede mo naman itapat yung Enchantress kay Broodmother. Talagang ihaharas niya yung si Brood out of the lane. Kahit level 2 lang siya eh. Yep. Pwede kaya-kaya niya gawin yun eh. And Broodmother, hindi siya makakasagot. Yep. Wala, babatuan niya lang ng gagamba yun, tapos hindi naman siya maka-atake ng mga Spiderlings. Safe din siya sa Spiderlings. Yep. Sa Enchantress. So, actually, I like this one. Sige, gusto mo ha. Labas magad yan ha. Wala ka spiders today. Yep. This one I like from Fnatic. Ubusin na Fnatic yung spiders mo with just Necrophos AoE. Grabe, ang daming ways ng Fnatic para sumagot dito. It's very surprising. Nararamdaman ng puso ko yung Templar Assassin ni TA. Gustong-gusto niya yung matchup. Templar Assassin ni TA. Templar Assassin ni Abed. Yeah. Gustong-gusto niya yung matchup na yan, yung Broodmother against TA. Paborito niya laro niyan. Favorable kasi kay TA yan. Sobrang diamond form. Granted na nabawasan na yung gold na binibigay ng Spiderlings, still, the ability to delete the Spiderlings in just 2 to 3 hits with the Psyblades is enough to scare the Broodmother away from the lane. It's very satisfying din, man. Wow. Satisfying po. Kahit 5 gold. Dati kasi 20 gold yun. Ngayon, kahit 5 gold lang, basta marinig mo yung ka-ching. Para kasi alchemist nun eh. Kasi alam mong hirap na nga siyang pabuhayin yung mga spiderlings na yun. Lalo ngayon, Witch Doctor, Necrophos, you know. Jeez, lalo na pag nag-Regents type to siya. Nag-Regents type to si Necrophos. Necrophos, okay. Kaya pala ito yung sinasabi niyo Necrophos, eh, no? Yung super carry na ano. Mm. Pwede din. Yun yung cancer na ano eh. Yun yung cancer na cancer Necrophos yung TI7 eh. Actually, Batrider from Let's Do It. Not bad. Yep. I guess it's not bad. It has good AoE as well, and it has good control. It's gonna give you a lot of... There's actually a lot of control on LDI side. Pero there's a lot of control, but where is the burst damage coming from? It's the Broodmother. Yes, sabihin natin pag nahuli ng Batrider yung isang target. Sabihin natin yung Necrophos mahuli nila, they need to burst down this Necrophos. Kasi mabilis. Pag na-heal siya ng Enchantress, Witch Doctor, Treant Protector, tapos naka-shroud siya, nako po, puno ka agad buhay niya. Solid. Times 2 yung heal ni Necrophos kapag na-under siya sa ethereal form niya. And then yung magiging problema, like you need someone to insta-burst, do you expect something like Alina, something of that type? I think they need a carry for Let's Do It. They're not gonna relegate the Broodmother in a carry role. Hindi nga pwedeng carry si Broodmother unless ikaw si Matumaman. Pero naban na nga, yung TA ni Abed and it's gonna be the Lina. So, i-relegate nga nila yung Broodmother sa carry role. So, most likely, tatapat ng Fnatic yung Enchantress doon. Congratulate na, first Nostra ko ever sa Dota. Nice. First time mo pa? Ano ba yun? Ano ba? Unang Nostra, mga kaibigan. Unang Nostra sa Pikis. Ano ba yun? Fnatic dito, ano kaya ang last option nila? Yun yung pinaka-mindset din ng LDI. Like, I think na-realize na, oh my God. Meepo. 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 Maganda yung matchup na Meepo against kay Broodmother. Well, ang nakakatakot lang dito is the Lina, yung Laguna Blade. Hindi nga rin naman threat si Batrider kasi actually, you don't want to be playing Batrider against Meepo kasi kahit pa ilaso mo yung isang Meepo tapos wala kang burst damage, pupufan ka lang nun. O sige, tara, sapakan tayo, tayo sa labas. Huwag akong matenga. Nagawa na pa ng kwento. Ayos yun. Siyempre naman. So ano, ang trabaho lang ng Lina basically... Epekto ng kape yan. Ayan yun. Not sponsored yan, nakaharang yan. So ang trabaho lang ng Lina dyan is yung ano, yung yung burst kay Necro. Yeah, try to burst down Necro. TLDR, burst down Necro. Yeah, so that's gonna be your job all day. Ember! So fret nga yung ano dito, yung Meepo alanganin din. Yeah. If ever they want to go for it. Alanganin, pero still... Doable. Okay. Kasi considering na, ano yun, pabilisan na timing yun. Pero kung mag-dominate ng konti si Meepo, mas lugin-lugi yung Let's Do It. Mas na lugin-lugi, paano ba yun? Yeah, mas na lugi. Ooh, na actually, si Abed yung maglalaro ng Necrophos. And Eternal Envy is gonna play the Life Sealer. Favorable matchup against all the heroes of Let's Do It. I understand the choice to go for the safe option. Yep, this is actually good. Again, lahat ng form ng lahat naman ng abilities, lahat ng kapangyarihan kumbaga ng LDI is nun sa control nila. Yep. And the Life Stealer is the perfect hero para
ikutan lahat ng CC nila. And all of them are very hard to kill for a yes. Broodmother. Kasi true. Kung isipin mo, Trent Protector, ang kunat niya. Kita mo naman, ang laking tao. Pilot, oh, yan, mapapatay mo yan. Pero ilang heroes yung dadaanan mo para mapatay mo yung Witch Doctor dahil lagi nasa likod dyan. Lifestealer, sige, subukan mo. Subukan mo. Subukan mo. Sige, subukan mo. Subukan mo. Si Enchantress, sige, subukan mo rin. Ang saya ng buhay. Ang sarap ng buhay ng Lifestealer dito, yep. Dude. Yep. Kahit pa ilagay niya yan eh. Kahit pa ilagay niyang Let's Do It yung Broodmother sa offlane. Wala na rin. Kumbaga lahat ng lanes ng Fnatic dito secured na. And that's the downside of releasing the Broodmother too early. Masyadong maaga na release yung Spiders. Ang greedy, no? Yep. Ang greedy nung labas ng carry agad ng LDI. Pero, let's see. I mean, it might be... Hindi ko, ayoko eh. Naghahalap ako ng way para sabihin baka bait yun. Pero hindi eh. Sila ang na-bait eh. Sa lagay na to. So, okay na. Tignan natin, how well can LDI work against this composition? I think overall, each role, lamang na lamang. Yep, lamang talaga. Ang Fnatic smart draft. Pero I do think props to Eternal NB. Props to Eternal NB. Pero I do think na may comfort sila with the Lina pick dahil medyo mataas nga naman yung capabilities ni Lina in terms of this draft dahil nandun pa rin yung lockdown, nandun pa rin yung burst potential, yep. And nandun din yung catch with a Batrider. So, kapag isa-isang napatay ang heroes ng Fnatic dito and umabot tayo sa point na sobrang tataba na nung course ng Let's Do It, ay medyo may hirapan din naman ng Fnatic. Pero the thing is, they have the safety net of having the Necrophos sa kanilang lineup. So, whoever they focus down, talagang madi-delete yun. Yep. And again, once they do that, once they turn it into a 4v5, yun ang masaya. Mm. Yun ang masaya for them. That's their win condition. Always turn it into a 4v5. Yep. And you will win. But if you don't, if you let the Lifestealer go, simulan nyo na. Magbalot na kayo. Grabe ka naman. First day pa lang tayo. Hindi, 2-0. 2-0. Tinatanong ni Delevation, Abed Storm Spirit or Sumili Storm Spirit? Paano pag sinabi ko sa Midnight Storm Spirit? Joke lang. Yung tayo eh. Sarap sa pakinino. Shoutout naman kay Carl Juniel. Alas 4 na ng umaga, gising ka pa, di ka pa pinapagalitan ng nanay mo. Naku, wala kang baon mamaya. Hindi naman siguro umulan. Muti hindi na umulan ngayon. Oo nga, actually umulan kanina. Umulan pa ba kanina? Oo, kanina. At least ngayon hindi na sobra. Pwede. Masaya. Pwede. Pwede. Sabi ko eh. And ito na nga. Ayan, sinimula na ng si Necrophos yung nilagay nila. I like this one. Tinapat nila yung Enchantress against the Lina dahil medyo mataas nga naman yung damage output ni Lina against kay Necrophos. Mapa-physical o mapa-magical. Aray, and nagkasapakan tayo dito. Si DJ, napakalaking tao, napakalaking bulas mga kaibigan. Saya to na. Yun nga, sinasabi natin kanina, si Enchantress yung tatapat kay Lina, may sustain siya against the Fiery Slave dahil meron siyang heal. At the same time, hindi rin siya basta-basta pwede right-click ni Lina. Yep, and that's the sustain again as well. Yep. From the Enchantress, use the healing, nullify all the damage na ginagawa nung Lina. Yep. Luna ako ng Luna. So, mali yun. Luna. And si Abed yung mag-offlane dito. Sabi niya, ganito mag-offlane. Yeah, ito na. Makita natin yung gusto ko eh. Ito yung mga example lang ng mga heroes na certain players lang naglalaro tapos forced to rotate to another lanes. May mga ganyan talaga scenarios. And this time, I do think na favorable lang lahat ng lanes for Fnatic kahit pa medyo hindi na pala mag-isa si Eternal Envy. Sabi ni Pilot Dive, baka magpakain na naman. Nako, mahirap na. Actually, dalawa sila magpapakain. Kain doon eh. Kanina pa rin si Palay Day. Aray ko. Ano ako doon ah. O nga naman, totoo naman kasi. Mm-hmm. Pero let's see, I mean, at this point of the game, I think stable, they can still sustain. They can make it into a stable lane. There's very little room for them to feed. Ayun, inuna niya yung reach. Kala ko wala siyang reach eh. Kala ko pinakita niya na naman. Kasi si iyang matchup na yan, sa totoo lang, hindi ka pwede maglagay ng feast kay Lifestealer. Kasi pag nakita ni, kunwari humampas ka ng creeps sa Lifestealer, nag-lifesteal, papatungan ka niyan, tatabihan ka niyan sa lane, kahit atake mo siya ng 10 beses, basta malapag niya yung 6 na sinipan, wasak mo ka ng Lifestealer. Hindi ka makakatakas pag nangyari yun. And right now on the top, grabe naman sa mumak to. Maraming hampas ang binibigay ni DJ kay Brood the Mama. Kay Brood Mama, Dota 1 name ba yan ah? Oh, napag-aalatahan kita. Sorry, Shoutout pala kay Jam 2
2 po ako. Mga boss, shoutout naman po sa mga football players na naghihintay sa mga kasama nila bago mag-jugnod muna. Maraming maraming salamat pati sa mga football players na nanonood dito sa Barangay Esports sa Manila City. Barangay Esports lang tayo muna ngayon. This is the Summit 9 and sana stay natin. Oy, huli! Nice! Asan yung open wounds? Walang follow-up. Okay lang. Open wounds? Ako po, delikado to rin si Pailay Day. Si Kakor. Ayun, sa kanya naka-reserve yung open wounds. I-open wounds mo! I-open wounds mo! Naku po. Naku, nakuha niya ang first blood. Napatay tuloy si ano. Ano ba yun? Sobrahan. Alam mo, patay na yung Batrider kung in-open wounds niya yun. Patay na rin yung CM kung in-open wounds niya nung katabi niya yung mga range creep. Pero sabi niya, hindi, magditipid ako ng mana, mamatay muna si Pailaidai para solo ko yung XP. Medyo konting indecision lang. The next level play. Hindi, gusto nga niya, solo niya XP kay CM. Ah, bigay lang ba yun talaga? Bahala. Alam mo, pangit na yun. Ang pangit nga yun. Bahala sa buhing. Consistent siya, no? In fairness, consistent siya. Medyo hindi ko gusto yung ginawa niya doon na hinold niya yung open wounds para... Ay. Naku po, patay si Exotic Deer. May nakapatong na leech siege sa kanya. Oo, tama. Ang galing. In-underestimate niya yung damage nung heal ni Necrophos. Ang galing. Ang last burst out ni Abed. Good teamwork between Abed and DJ, by the way. In universe, nakipagsabangan siya dito kay Nisha. Although, one level advantage ni Nisha dito, pero he's having a hard time reclicking down this Enchantress, pero tatama yung dalawang star na he has the Arcane Rune. May isa pa ba si Nisha na maibaba to? Tatama! Ayan! Fear Slave! Outplayed! And Nisha gets the kill on the Enchantress. Anong mahihirapan? Yan tayo. Eh, nagsasabi mo dyan. I got this. Na-countercaster tayo. And ito na nga si Batrider. May open wounds na nakapatok sa niya, pero wala nang mana. Si Eternal Envy and hindi na rin nila mahahabol si Batrider. Yep. Pero ang maganda doon, for Fnatic's bot lane, Eternal Envy, yung carry, talagang wala, hindi nila kayang i-burst down. Yep. Walang danger kay Eternal Envy unless talaga mag-overstep siya. Yep. Uy, ito na naman sa mid lane. Tinatry niya na naman ang right click again, pero this time wala na siyang Arcane Rune and limited yung kanyang mana to work with. So Universe, magkakaroon siya ng konting mapayapang oras dito sa mid lane para makuha niya yung level 5 at level 6 niya. Yep, that level 6 is very critical. That could result in an instant kill later. Ooh. And this will likely be the death of the Batrider. Medyo maasim yung kanyang offlane pull doon. Sobra, and he will go down for it. Another kill over for Pailaidai. And Broodmother forced to jungle. Hinahabol na siya ni DJ. Nakikipaghabol na siya and nagpintura pa ng Fnatic dun sa mailapag. Si paring DJ. And ito na ngayon downside ng pick, Broodmother pick ng Let's Do It. Nagsisimula ng maging totoo yung sinasabi natin kanina na talagang mostly all lanes will favor Fnatic for the rest of this game. And that's slowly starting to show through except for the mid lane na medyo may konting control si Nisha. Yep. Pero still, that's yun nga yung trabaho niya. Trabaho ni Universe. Oh, trabaho lang ni Universe. Magstay lang dyan, stay put ka lang, make sure hindi ka mag... Kung may level 6 mo. Oh. And you should be fine. Yep. You're doing your job. Kung titigil mo si Necrophos, sobrang sarap ng buhay niya stats. Yung farm niya lahat ng Spiderling, si Broodmother, di makalane. Si Elisha, hindi niya na alam gagawin niya. Naghahanap na ng bounty rune. Kasi wala siyang gagawin sa lane na yan, sa totoo lang. Totoo. Hindi siya pwede makapag-trade ng trades kay Trent Protector. Hindi niya masasaktan yung Necrophos. Hindi niya rin matulungan yung Broodmother. So hindi niya alam kung ano gagawin niya. Nakaka-stress yun kung ako yun. It's not a matter of not knowing what you'll do, pero he literally has no nothing way to do. There's on no that lane. Oo. Kahit ilang beses siya maglapag ng sentry ward, walang pakialam yung Trent Protector. Kasi kahit kanain siya ng Broodmother, napakakunat niyan. Totoo. Di... And hindi nga mas takap eh. Grabe naman open si wounds Ie. Onto Patos, and he gets another kill. Ayun na, sabi ni Ie, ayun na, nakapag-warm up na ako. Yeah. Oy! Oh, drah! At si Nisha. Ito, kanina pa nag-warm up to eh. Tumama pa nga yung stun. Init dito kay Lifestealer, wala siyang mana to use the rage. And si Ie, masyado siya mabagal. So, hindi aabot yung stun. Pero umabot yung stun ni Nisha. Meron pa ba tayo control mula kay si Ie? Pero meron ng mana si Ie para sa rage. Binibit niya si Ie dito, pero kinancel ng support yung kanyang TP. Ayaw niyang iwanan si Abid sa may top lane. Yup, he procs the regeneration as well. Reset, balik sa lane. He pushes EE back. That will stop some farm. Ayun na si Jakiro, nagsabi niya, ayoko na dyan, bahala ka sa buhay mo. Wala akong magawa dyan. Nagpuntang mid. Core ako, core. Diyos ko po. Okay lang, ayan na. Pero ang problema doon, ayan, medyo, although mahirapan sila mag-push. Yeah. Pero, you know, si Abe. Pero actually, that's a necro ah. Medyo masarap mag-push pag may kasama ka necro eh. Yeah. Heal ka lang na heal. Only sustain, di ba? Pwede mo nga tankihin yung kapag enough yung charges mo sa last hits.
Pwede mo tankihin yung tower damage. Ayun na si Universe. Galit na galit namin na siyang his rune dito. Layuan mo si CM para mas mataas ang kanyang damage. Pero the stun, hindi tatama! So meron pa siyang opportunity dito para ma-reclick. Oh! And it will be enough to kill Lejakiro. One more hit! Ring, one more! Naku po, di haabot. Natapos yung haste. And Isha will punish. Napakaganda sinala niya yung ice spot mga kaibigan, nagpalamig. Medyo... Tinamahan daw siya kasi ng apoy, nagpalamig okay. Siya sa ice spot ni Jakiro. Uy, okay na din, di naman sama, 3v1, nakakuha ka pa ng isang pero kill. Pero sayang, masarap sana kung double kill. Mas masaya yun. And si Exotic Deer dito, level 4, wala na siyang Tauren, napilitan na mag-jungle. And Broodmother, yes, sabihin natin, isa siyang magandang jungler, pero not at this stage of the game. Nazozona siya na isang Treant Protector. Ayan, napakakunat. Sige, kahit kanain mo, meron siyang Leech Shield, meron siyang mataas na armor, and napakalaki ng kanyang HP. Napakalaki nga talaga. And habang tumatagal, as we mentioned kanina. Kala ko lalong tumatagal, lalo lumalaki. O iba yun. Grabe yun. Bakit? Lahat tayo habang tumatagal, lalo lumalaki. Akala ko yun. O, ano ito to nga naman, yung HP yan, habang tumatagal, lalo lumalaki. At ang tumatagal, ang sinasabi ko, hello. Ah. Ang sinasabi ko ngayon, habang tumatagal, nahihirap sa ayan. Pero tandaan natin, kapag ginamit niya yung kanyang Ethereal Form and TP out Ice Path, pero wala na siyang mana to heal himself and Abed will likely fall. Medyo nag-stack up yung mga gagamba ni Broodmother doon. So still, kailangan mo isipin na kapag nag-stack up yung gagamba ni Broodmother, nandun pa rin yung potential na ma-burst ka, especially kung wala kang any item na mag-build up ng armor on Necrophos and wala pa nga dahil inuna niya yung Magic Wand. Actually, ba't ang konti ng form ni Necrophos? O ano? Di ba kanina ba siya sa top? Yep. Nakuha niya yung Tauren, nasa kanya nila last hits. Baka nasa ano, career? Nasa career mo. Hindi, he's at Magic 3.5. Wand ay, hindi. O nga, Magic Wand nga eh. Huh, surprisingly. Surprisingly. Pero, okay lang. Sige, tignan natin. So far, Lina pa rin ng top net worth. Yung life, mas mataas pa siya sa life stealer. Yep. Surprising. Well, ang dami niyang kills na nakuha. Ang dami kasi kills sa ano, and paikot-ikot kasi sa mid eh. Yep. Yung magiging problema pag masyado kayong ano eh, aggressive din for going for may the kills. May double damage si Lina dito. So pwede niya patayin yung Enchantress. He does have the mana for the combo ng Light Strike Array plus the Fury Dragon Slave. Ay, Dragon Ooh. Slave na pala, Fury. Napakasaya. Fairy Slave. Iba yun. Tatuwa ko dun ah. Pero naku po eh. Siya pa yung hinabol. Inactivate yung DD. Balikan mo! Balikan mo! Naku po! Naku po! Medyo, hindi tayo nag-calculator. Feeling ko naglabas ng calculator si Universe. Ha? Di ba enough yun? may mga number-number na lumalabas sa, ano, sa mukha niya. Ayan. Ayan na, nagbabalik. Nagbabalik. May kasama siya ngayon. May ganti na, may ganti. May DD siya rito. Kailangan mag-ingat ni Universe. Pag-shot na naman ng stun. Patay talaga siya dyan. Oo, talagang katapusan na yun. Ooh. Pero the tower does go down. No denies or whatsoever. LDI, more gold in their pockets. And Treant Protector dito. Walang sentry na nakalapag on the side of Let's Do It. So, free siya na mag-scout ng vision for Abed. And naglapag pa nga siya ng Observer Ward para lang makita niya. Uy! Hello! Game sense. Ice Pot. Instant TP, Ice Pot is there. It will not go out. DJ, you are going down. Ang kunot niya. Ilan dami ng gagambo? Ilan dami? Tumagal siya ng ganong katagal doon. Okay. Kalahin mo yun. Pag bilato niya kay Witch Doctor yun. Oo. O ano? Saya nun ah. Imagine mo ba ito mo kay Witch Doctor yun? Wasak yun. pati yung PC ni Witch Doctor makamatay. Parang na-snap ni Thanos dun. Abo. Oo nga eh. Si, ako po, Abed. Abed, na-farm niyo yung konti dun. Ayan na. Meron naman palang Veil. Pero ayan. Nandito si CM to hold the Necrophos down. And, hindi enough yan para mapatay niya yung CM. So, kailangan niya i-sustain yung kanyang sarili ng konti. Pero I don't think that it's gonna be enough to kill the CM. May buhay pa, may buhay. Yeah, good 2v1 there for Abed. Sustaining against it. Pero there's the follow-up with Nisha. Uy! Grabe naman yung dodge! Pero nandito pa rin yung damage ni Nisha. And the Laguna Blade will secure, sabi ni Nisha. Meron ka pang magic stick, so hindi ko i-risk. Kailangan kita mapatay. Yep. Good follow-up here for LDI. Ang bilis ng follow-up niya, actually, nagulat ako. Andun na agad yung, naka-follow-up, nakasunod agad yung Lina. It's really good. But the cost for that is they're leaving the Lifestealer on the bot lane as well to farm. And medyo questionable lang yung build-up ni Envy Rito. He went for the Midas. I get the idea na gusto niyang umabot ng mid to late game dahil nga the lineup ng yung kabila that they have Broodmother. Pero the thing is, kailangan mo rin pabilisin yung mid game mo at some point kasi kung usapang magma-Midas tayo, pinalalaki mo yung window ng Broodmother. Yeah, and considering na yung lineup niyo naman talaga is advantage niyo yung early to mid. Naturally na, di ba? Naturally advantage mo mid to late game. Bakit mo pa, but why are you gonna build towards technically, pinapatagal mo lang yung window mo, din pabibilisin mo yung ng late game. So technically, counter, no? Yung mid game, darating ka, mas marami ka lang ng items, pero pinatagal mo lang konti. So para ka lang din nag-late game, di ba? Yung nga eh. I mean,
you should have just jumped straight to late game, yep. You know? Pero okay lang. Decision ni Envy yan. Tingnan natin kung magagawan ba niya ng paraan. And kung makuha niya yung win condition with that Midas. Meanwhile, the rest of his team still doing quite well, mm-hmm. considering. I do think na armlet nga yung binubuo ni Envy dito. Kasi iniisip ko, is this worth the Regents and Solar Crest build para kay Lifestealer? Medyo worth it nga naman kasi you're against Lina and the Broodmother. Pero yep. If you think about it, medyo magkukulang sila sa damage department. Yeah, that's true. I mean, that's what, again, yun yung concern natin dapat sa LDI, yung damage nila. If you're gonna handicap yourself with that, you know, that's gonna be a big problem. Yep. That's something you don't wanna happen. I think, aware naman sila. That's very good. Aware naman ang Fnatic sa win condition nila with the Lifestealer, they're really doing well in that regard as well. Keeping the Lifestealer atop the gold standings. Yep. 5-7 ang ating kill score. Still, the gold lead is in favor of Fnatic. And DJ, nandito na rin sa may top lane, leeching some XP para makuha niya yung early levels niya. And Elisash, still level 5. Ayan. Okay lang naman. Broodmother. Andiyan na yung Brood Army. Ito na yung pinaka... Gusto ko makita talaga eh. Dami. Wasak eh, no? Grabe, saya na yan. Uy, wala kasi kuha. Akyat na yan. Uy, nakita niya si Anonisha. Uy, hello. Wala silang detection. Bakit ganun? Naku po. Smoke ata yan. Nag-smoke ba? Detected ba nila na apat? Apat to. Apat yung nandito. Kitang-kita nila yung push. Yep. And Abed, sabi ni ano, uy, baka na apat yan. Oo. That's good. Actually, that's very good for Fnatic. So, walang surprise factor na mangyayari from LDI. Sobrang taba niya dito ni Envy dito. Yung items niya, normally mga ganitong oras, 13 minutes, meron kang face boots, yep. Armlet, then siguro build up to Desolator. Pero meron siyang bonus ng Hand of Midas. So medyo mataba siya dito. Pero makahold si Pyla dito sa may mid lane. And masyadong mabagal na maglakad. Ay, nasumuko na. Sumuko na si Pyla natin. Pyla Dai goes down, kakor. Again, another kill for LDI. Where are the rest of the members? They are trying to chase. Universe is gonna be, should be next target, but he will get away. Madali lang sa nila for that. Madali lang sa nila umatra sana eh. Si Pylite lang, consistent talaga na sacrificial tupa eh. Which is okay lang naman. I mean, Fnatic, they don't mind. Yep. Okay lang sa nila. As long as the core doesn't get touched, masaya sila, they know they have the advantage. The next target for Let's Do It is Abed. On the top lane, hindi niya alam dahil nakasmoke yung mga heroes ng Let's Do It dito and wala siyang pantakas kahit mag-TP ka. That's 5 heroes with 5 stuns. Tumayo na lang siya. Nanood. Tinanggap na lang yung nag-voice chat pa bago mamatay. Sabi niya, uy, dami niyo ah. Ang saya naman panoodin naman. Pero si Envy still free farm. Hindi sa may bottom lane. Pero you think that dapat hindi dapat nangyayari yun, no? Dapat warded yung area na yun, no? Yung territorial control. Ay, konting kulang sa, ano, sa control ng... That's supposed to be the safest farm for Fnatic right now. Medyo, yun nga, medyo unfortunate lang na wala silang wards doon, kaya they were able to, Let's Do It was able to take that aggressive kill. Play oh. Into something. Okay, Yule's down. 4, DJ. Ooh. Overgrowth? Di umabot. Okay, that was a bit risky, but now you don't have OG. They knows. LDI knows that you don't have it. And they are starting to surround you. Yep. Pero si Pato sa may bottom lane, napatay ng Witch Doctor. Pati ni Lifestealer, pero meron tayong Burst Stone dito. It's gonna be Universe, pero meron siyang heal. And the Reverse Sight will take the life of Jakiro. Pero si Broodmother dito nagtatago pa, pero alam nila na nandito siya. Pero yung gagamba, hinahabol. Si Pylai die, pero wala ng web. That's right. Ganda sana ng combo. Kakor. Uy, Kakor, TP sa stun, face. Wala kang stun. Okay lang, Lifestealer yan. Ang ganda sana ng combo. Nahuli niya, natsambahan niya ng, ano, ng ice pad. Tapos macro yung, ano, okay. Yung trend kahit di niya kita. Ang ganda sana nun. Kulang sa bawas. Kaso nasapak siya eh. Nasapak nga lang. Yun eh. Tapos ano, 1-for-1 lang din. Wala din. Yep. Sayang. Ang ganda sana ng advantages nun for LDI kahit wala silang hindi sadya. Ang saya sana. Pero okay lang. So right now, Lifestealer, maganda pa rin ang pwesto. Universe? Laguna Blade, is it there? And may lasso pa ba si Batrider? Wala siyang lasso! Pero hinahabol pa rin nila. Medyo mabilis maglakad. Ay, nag-miss! Batrider. Pero nandun. Uy, grabe naman yung heal. Grabe yung sustain. Halima, ang daming heal! Mula sa Fnatic. Hindi pa siya mapapatay. One more right click. It will be enough. And nahuli pa nila sa Abed dito. Naku po, medyo napahamak si Abed. Sabi niya, liligtas ko ang aking kaibigan. Pero nadami pa siya sa kamatayan. Pati, sino nga ulit yung napitas? Si Witch Doctor, napitas sa kabilang side ng mapa.
Okay lang. I mean, medyo pantay, pwede mo masabi. Pero, alam mo, nakakatawa. Yung mga ano talaga. Yung mga support talaga yung pick, eh, no? Okay. Ang ganda nung pick-off, tuloy-tuloy yung pick-off ng Macrofire. Yep. Kuli ng ice pack. Nila binibigyan consistent ng chance na makatakbo eh. Pero grabe yung sustain nila dun, ah. Ang tagal ni Universe. Akala ko makaka-uwi pa sa Tore. Ano, ilang Tore yung tinakbo? Pero granted, hindi ginamit ng, walang lasso na nagamit dun. That's right, that's right. No lasso. And it was just basically whittling down from magic yep damage. Which is okay lang, tumagal naman sila. Tumagal si Universe, again, ginawa niya trabaho niya. Other side of the map, nakakuha pa rin sila ng advantage. Mm-hmm. Fnatic still farming with the Lifestealer. They're not making use of the Necrophos, the pick that they have. Medyo kaya nilang maging aggressive dito, especially against the supports of Let's Do It. Pero yep, namang farm lang. Kinasabi lang nila yung farm ng Lifestealer. Nakita ka naman ng Death Ward kaya, no? Wala, parang wala pa akong nakita. Wala pa. Hindi pa niya nagagamit masyado. Parang medyo wasted yung death ward dito. Yeah, hindi siya aggressive. Kasi aggressive. Pag nag-death ward siya, natayo lang siya. Ano siya nung ano eh, gagamba army. Magagambino siya. Pero okay lang. I mean, siguro dami rin kasing counterplay. I think yun yung maybe something that's missing din sa Fnatic. They're playing a bit too defensive. Mm-hmm. Which is they're trying to buy time then for the Lifestealer. Yeah. Pero again, how long can you keep doing that? Oo, ayun na. Desolator na si Lifestealer. Kailangan niya na lang ng isang vehicle, isang yeah grab. Uy, huwag ka lang madust. Di umabot yung dust. Nag-dust yung Broodmother pero hindi umabot sa kanya. Sayang. Okay lang. Sige. Reset lang si DJ. I think aware naman siya na hindi siya ma-burst down ng Broodmother agad. So he's just gonna keep playing around that. Ooh, smoked. Papasok sila sa Roche Pit. They want the Aegis on the hands of Eternal Envy. Pero nope. They're gonna try to find the Broodmother dito sa kanilang jungle. Wow. And fortunately enough, makikita sila. And there you go. The, oof, yun lang. Naku po. Alam mo, yung passing niyan, medyo, tagilid yung, yeah, I know, man. Fanatic dun, ha. Grabe. As in, nandun yung cast, na pero naku po, hindi sila handa. Ito na yung sisabi mo. Ang counterplay na nangyari. Aliga rito! Aliga rito! Here's the rest. Wala nang wave. Pero nandito sa Batrider. May lasso yung Batrider. Naku po, Abit. May iwan siya dito. Pero nandito yung Overgrowth mula kay Treant Protector. And nga, ang katay nila si Broodmother. And there you go. The Reaper Sight has ripped off the life of Broodmother. Pero Kakor, with the ultimate, makapatay nila si Universe dito. Pero Eternal Envy will take the life of CM as well. Pero si Nisha, mayroon siyang stun dito pero kailangan nila mag-back off. Yep. As they don't want to be fighting against the Lifestealer of Eternal Envy. Yeah, at that point, I think Eternal Envy just had a hard time trying to look for a target. Yep, nakakite na ron kasi siya. Yeah, sobrang kited siya and sobrang kulang yung support na nasa paligid niya to get a target. Mm-hmm. Wow. Shadowblade. Oh, Shadowblade na nga. Shadowblade. Ang saya naman nun. Kasi iniisip ko, ilang word yung dinaanan na yun. That's good. That's actually a very viable build, isn't it? For Lina, just yep go around. And pag may nakita kang squishy na no, mm-hmm, out of position, oops, malas mo. And he understands the timing, yung timing ng draft din nila. Kasi kung casual na Lina player to, usually after ng Yules, magbubuo yan ng Bloodstone, yep, then maybe Aetherlands. Pero he knows na kailangan nilang i-secure yung early game, kailangan nilang makuha yung mga pickups, kailangan nila i-delay yung timings ng mga ng heroes ng Fnatic. So yep, he understands that very well, so he went for the battle type na Lina na Shadowblade pick-up strategy lang for Let's Do It. Yeah, and it does complement Lina's third skill. So, it, yeah, okay lang. It does still, hindi siya totally useless in the hands of a mage yep user. And meron na nga, meron smoke dito na pumakita sa pilot dive. Kakabuhay lang yan. Napakasakit, Kuya Eddie. Ano ba yun? Napakamalas pa. Walang tinamaang hero ng cask. Ano ba yun? Nakaka-depress naman yun. Pilot dive, the consistent target for Fnatic, for LDI on the side of Fnatic. It's just very scary. I mean, Pailadai, I know what he's trying to do though. He's trying to get vision as much as possible for Fnatic. Mm-hmm. He's going into the deeper parts of the map, kaya siya lagi nahuhuli. It's just nagkakataon lang na At least, di ba, tinatank niya yung mga ganks na dapat sa mga cores na napupunta. Yeah, instead of ma-surprise yung enemy so, yung teammates si niya. So kung ikaw si Pailadai, super worth it nun. Yeah, okay na din yun. I mean, habang nangyari yun, nasa kabilang part naman ng mapa yung teammates mo na umuha ng gold. Yep. Uy, Batrider! Oh! Alam mo, dapat sirapak muna ni NBA yun eh. Train na yun yung gamitin yung open wounds eh. Dahil lapit na niya eh, dapat sirapak niya muna eh. Naku po, DJ! Alright, oh yan, makunat! Napakasakit! Walang makunat dito sa aming teritoryo, kaibigan.
And mapapatay nila si DJ dito out of the out of your comfort zone in the universe where you're going down. Ito, dito ka. Ayan na, ang lasso. Ang bagal ng universe. Ang bagal nila ng dalawa actually. Lasso into lahat. The freezing field. Oy, andito si Eternal Envy. Lalaban daw siya. Pero alam mo, Brute Matter, maglalakad lang sa puro yan. Pero nandito na rin si Apid. Ooh, in the Riverside. Naabot sila dito kay Exotic Deer. And namaladig dito si Batrider, pero nandito na rin si Nisha. Gusto niyang patayin si Eternal Envy. Ayaw niya kay Miss Shocker. Kanina ko pa kinakain niya. Si Abed na naman sunod ng target. And godlike na si Nisha. Bigay mo pa. Naku po, naku pa nga ni Patos. And that's ito five na. Heroes down on the side of Fnatic. Nako, ito na ang win condition pick. Sasabi natin na hindi natin inaasahan. Si Lina pala talaga yep. Ang magbubuhat. Even a lifestealer, hindi tumagal. Sa amount of damage from a Reaper side, from Laguna Blade. DJ, grabe naman yung game sense sila dun. Sabi niya, sabi ng Jackie Hero, uy, ang daming puno dito. May Trend Protector dito eh, sure ako. Magaling yun actually. Pero, tingnan natin yung nangyari dun ah. Mm-hmm. Si the rest of the team of Fnatic were not able to sustain against just the sheer firepower of LDI. Mm-hmm. Even the Lifestealer, siya na lang naiwan. Sinubukan niya kunin yung Brood. Within his grasp yung Brood, nakuha niya. Pero ano yung kapalit? Siya yep. Din yung naging kapalit. I don't actually like the attempt of Fnatic kasi hindi, at that point, hindi nila kita saan manggagaling yung Lina. Kung nakita nila yung Lina on the other side of the map or maybe even in the mid lane na nagpa-push, they can take the fight kasi yung damage ay nanggagaling kay Lina. Yep. So after the kill on Broodmother, they should disengage pero they tried to go for the kill dito kay Jackie Hero pero ito nagka-epitan tayo pero may maladig na napatong kay Jackie Hero pero hindi enough yan para mapatay siya. Ang godlike na nga si Nisha, hinahuli pa nila dito si Paring Universe. Kahit mabagal ako romantic, makukuha ko yung kill pero kinuha ni Kakor dahil ako isa akong core. Wow, napaka-consistent nun ha. Alam mo yung ang ganda nung flow nung rhythm nila mm-hmm. sa Lifestealer. Hindi nila hinahayaan makapag magic yep. Immune. Oo, grabe ganun, yung ganun yung timing. Sobrang layered nung CC na walang galawan yep. Kumbaga. I like the build from Nisha with the Lincoln Spear. Hindi naman siya nawawalan ng mana dahil meron nga siyang CM Aura so hindi niya kailangan yung Bloodstone. Hindi niya rin naman talaga kailangan ng BKB dahil once na makontrol siya rito, mapapatay kakit siya ng Lifestealer. So he went for the Lincoln Spear so no chance na mapatay sila with the Riverside ni Abed. So free hit talaga siya. So kailangan mamili ng Fnatic ng mga hero na papatayin. And it's very hard for them dahil kailangan nga nilang mapatay yung Lina muna yep, bago yung ibang hero. And I don't think they have vision. They're having a hard time getting vision sa mapa. Hindi pa natin nakita yung magandang combo na Blink OG. Ooh, Elisash. Hello, medyo, ayan. Medyo maasim yung warding mo dun ha. Random na ano yun ha. Random ward. Napaka... random death, random trip ward. Ang trip yun. And anyway, wards lang naman. Pero pakamatay sa ward. I guess that's okay. Everyone's basically reset right now. Ang sinasabi ko kanina, parang hindi pa natin nakita yung isang one-trick OG, Blink OG na yep. Maganda eh. Hindi pa natin nakikita yung usage ng Enchantress. Kasi usually yep. Kapag nakita ka ng Enchantress, yun yung 15 minutes in, nililigur ako sa tore, hindi mo ma-right-click. Granted, ang daming magic damage na let's do it dito. Pero he went for the Hood of Defiance. Actually, he had the right idea na yep, kailangan niya tangin yung magic damage kasi hindi naman enough yung right-click damage ng kalaban para mapatay si Enchantress. Pero nangyari kasi, hindi siya yung Finocus Fire eh. Yeah, Finocus Fire nila dito is yung Necrophos eh. Which is, again, hindi ko alam. And he lost the middle lane so hard. Optimal. It's not optimal, basically, pare. So right now, again, most of the map control is still on the side of LDI. They are now trying to go to smoke. May target acquired na sila. Ooh, isang Glimmer Cape ka lang, Pile High Die, and most likely mamapatay na naman si Witch Doctor dito. Uy, napagandang 4 stack! Hello! Wala kay Abid, pero siya naman ang naging victim ako nga kasi huwag mo na iligtas ng support tayo sa Kangkor. Huwag niyong gagawin yan sa mga laro niyo mga kaibigan. Hindi magandang palit yun. Hindi magandang palit yun. Naligtas yung support mo, pero patay yung core. Hindi worth it. I don't know. So ngayon, again, 4v5 na naman for the next few minutes. Ang Fnatic, they will have to defend against multiple members and a very strong push here from LDI. Kahit pa may Blink Dagger initiation nito si DJ. Easy ka lang sa pagputol mo ng puno. Kitang-kita ka. Ng ano. Ayan. Ayan, diba? Sabi nung Jackie, may puno dito kanina eh. Ba't na? Magsak yung puno, nahuli. Sabi nung Magic 2, nawawala yung puno ah. Ayan na. Ayan, uy, dito mamaestan. Oh, and okay lang. Daw. Okay hindi tumama okay. Ano ba 'yun? Lag. My bad. Lag. Lag daw lag. lag. Isiyan lag. Name the and lag. Easy.
easiest racks of their lives, mga kaibigan. Na-control si Universe dito. Pero nandito na si Uber! Uy! Naman to dodge! Yung Nick. Overgrowth! And although napatay ni DJ si Elisash, nakasabak ng tatlong beses ng isang malaking puno. Pero CM, siya ang next target dito. For Fnatic. Cast goes in. Abed, i-reaper sight mo na yan. Huwag ka na mahiya. Ako, nahiya pa. I-resave na lang daw. Baka may naiwan pang kung sino eh. Oo, pwede, no? Oo, baka gaantay pala sila sa likod ng puno. Anyway, na medyo, I guess that's safer. Pero again, Fnatic, maliit na sagot yon sa isang napakalaking problema. Yep. Ang laki pa ng problema nila. And what is gonna be their answer? Kasi ano? Nadagdagan pa yung problema nila kasi may Lyrax yun. Ayun nga eh. And they're not, they're not the lineup to clear wave so fast kahit masabihin mo meron kang Necrophos. Ang hirap mag-clear ng waves eh kung ikaw yung Fnatic. Well, kung yung lifestealer mo Radiant type, it's not gonna be a huge problem. Pero he went for the battle type. Yeah, so wala siyang wave clear masyado. Yep. Mahihirapan silang mag-face against multiple waves. Ang sagot lang nila doon, oh, here we go. DJ goes in. Multiple members of LDI are fighting. He gets lassoed in. Na-spot si Negrovo, so hindi makatalan si Abed. Pero yun na nga, si yung Lincoln Sphere may sisira dito kay Lina. Pero meron siyang Usceptor. And hindi enough yung damage nila para ma-burst na si Lina dito. Makapatay pa si Abed. Ako po, huli nila si Eternal Envy dito. Siya ang next target. Wala kang kawala. Wala na siyang Rage in Laguna. And ibubuhos sila lahat. Can you armlet your way out of this? And no. No chance of getting out. And walang buyback. Ang course ng Fnatic. 60 seconds at most bago mabuhay si Eternal Envy. 30 seconds para sa Necrophos. Pero I don't think that's enough to stop. Let's do it from pushing high ground. Nakakaamoy ako ng mga basag na tore at this point of the game. Nakakaamoy ako ng basag na letter G. Basag na letter G. Ayusin na. Ayan, multiple members, multiple towers from Fnatic will start falling. That's gonna be in mid and on top. Sinabay pa nila yung Roshan. Sabi naman trip itong lang, ano. Wala lang. Multi ano? Ang tawag yun? Multitasking. Maximum level multitasking. Maximum here. Efficiency, ladies and gentlemen. Ayan, tulad niyan. Uy, grabe naman. Four stop, tas use. Grabe naman talaga yung multitasking nila dito. Dala-dalawang item. Confident na lang sila eh. Wala nang ibang target eh. Yep. Ow! Goodbye. Oh, alam mo, pag winning draft yung Fnatic, tumatagalid sila. Bakit ganun? Hindi ko alam. Oo nga eh, napakaganda na ng draft. Kahit sino naman nga tatanungin mo, no? Hindi lang tayo. I don't know, man. Execution, ang laki. Sama na nga nung lane ng Blood Mother eh. Yung Lina pa nanalo sa lane. At least from there, nabuhat ng Lina, and I think... Oh, back. Disiplina, yeah, disiplina. Melee Rocks. Melee Rocks. Ganda, ang ganda. Ang ganda talaga ng team play. I guess team play, yep. Execution, team fights. Ng, ang ganda ng read nila sa mga rotations sila. Yep, and just because of, hindi naman lang, di siya yung malakas na carry eh. Hindi sila umasa sa malakas na carry. Umasa sila sa pick-off, sa mga easy kills. And from there, isa-isa, nakuha nila yung control ng mapa. Yep. One thing Fnatic could have done, once na nakuha nila yung T1 Towers taas, is binahayan nila. Kasi meron silang Trend Protector eh. So may magbibigay ng vision sa kanila whenever Let's Do It goes for a play. Pero hold that thought, meron tayong laso rito. Aray ko, bes! Natunaw, sir! May hero dun kanina! Uy, Finorsta! Alam mo, hindi ganyan gumagana sa Enchantress! Gusto niya malayo siya! Pero bakit mo Finorstapin? Oh my ano yun? God! And now nobody wins! Ika nga, dahil 1-1 na naman ang score ng Fnatic! Wala talagang panalo as they draw out this game! Pero mapatay lang si Broodmother dito! Pero tunaw! Kagat si Abed! And Nisha with Beyond Godlike! 900 damage kit mula sa kanya! Gusto po! Kalma lang, Nisha! Nagagalit! And tumakang mga stun! Kito ng Lenby, wala kang kawala, baby boy! And si Abed dito nag-buyback! Pero ano magagawa na isang Necrophos? Although mamamatay nila si Nisha dito, he has the Aegis! And nag-blinkit pa nga si DJ! Pero na-stun! Sakto yung stun! And the Rampage from Lina to end the game! And GG has been called as Fan at Plan Fnatic! Loses the game against Let's Do It. Iba. 1-1 ang score natin. Oh my God, Fnatic. Wala nang panalo Fnatic today. Puro split. Okay lang, it's fine though. I would say okay lang yun for Fnatic. Again, congratulations LDI. Let's Do It for winning that game against Fnatic 1-1. What happened? Why did this draft not I think, win? They have the tools to initiate the draft very well. Ang problema lang is parang hindi nila na visualize kung paano tatakbo yung mid game.
Kasi once na nakuha nila yung Tier 1 Tower, pwede na nang bahayan yun eh. Wala nang gagawin yung Blood Mother sa kanila. They're basically untouchable. They have Lifestealer, Enchantress, Necrophos. Kung reasoning nila is that they want farm for the Lifestealer, may farm sa taas, and at the same time, walang mapipick up sa kanila dahil they're almost impossible to kill with the sustain that they have in the early game. Kasi kung